Nagbabalik ang Panahon TV. Uulanin ba ang inyong lugar? Alamin natin ang lagay ng panahon at yung kaakibat na temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Buong Pilipinas ang patuloy na apektuhan ng hanging amihan. Bukod sa mahinang pag-ulan, malamig na panahon ang dulot nito asan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero dito sa parte ng Baguio City pati na rin sa Metro Manila hanggang dito sa Puerto Princesa, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Silipin natin sa parte ng Visayas. Para naman sa Tacloban, Iloilo, Bacolod hanggang sa Cebu, may mahihinang pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Ang agwatang temperatura asan sa pagitan ng 22 hanggang sa 30 degrees Celsius. I-check naman natin sa parte ng Mindanao. Good weather condition para sa Cagayan de Oro, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa Davao, asahan ang posibilidad nitong mahihinang pag-ulan. Ang kaakibat na temperatura ay 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Ang Pilipinas madalas tamaan ng malalakas na bagyo at lindol. Ngunit papaano nga ba tayo magiging mas matatag at handa sa oras ng sakuna? Narito ang ulat ni Cathy San Gabriel. Ito ang panayam sa Panahon TV kung saan mismo mga eksperto ang maghahatid ng kaalaman sa inyo. Ngayong araw ay hihimayin natin ang tungkol sa resilience o ang pagiging handa at matatag nating mga Pinoy pagdating sa kalamidad. Kasama natin si Undersecretary Renato Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLX. Resilient o matatag daw tayong mga Pinoy. Kahit anumang pagsubok ang dumating, nakangiti pa rin. Pero dahil sa lokasyon ng ating bansa, tila pinupupog tayo ng kaliwat ka ng mga kalamidad. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang bahagi ng Pacific Ocean na kung saan maraming pagyanig at pagputok ng bulkan ang nagaganap. Idagdag pa dito ang panganib ng tsunami at landslide. Sa pagbibigay solusyon sa epekto ng mga kalamidad na ito, isa sa mga ahensyang nangunguna ay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX. Alamin natin sa kanila kung paano nga ba ang maging resilient. Ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire. Anong implikasyon ng lokasyon ng ating bansa pagdating sa ating pagiging prone sa natural hazards? Ang Pilipinas ay pangatlo sa mga bansa na nasabing most prone or exposed to hazards. Unang-una dahil parte nga tayo ng Pacific Ring of Fire, literally, kapag sinabing Pacific Ring of Fire, maraming active volcanoes na sumasabog. So marami tayong vulkan. Meron tayong 24 na historically sumabog na, kaya tawag dyan active volcanoes. Pero maliban dyan, ang pagkakaroon ng mga vulkan, ang kakambal niya ay pagkakaroon ng mga lindol at pagkakaroon ng tsunami dahil sa lindol. Parte rin tayo ng tinatawag nating typhoon belt. Nasa western side tayo ng Dagat Pasipiko, sa northern hemisphere, na talagang ang takbo ng mga bagyo ay kadalasan papunta dito sa atin. Kaya kada taon may 20 bagyo na dumadaan sa Philippine Area of Responsibility. Pero marami din tayong mga tao, 110 million. Ibig sabihin, maraming tao ang pwedeng maapektuhan ng mga panganib na to. So sa ganun palang nabilang ay talagang hindi nakakapagtaka na number 3 tayo sa buong mundo. Pero dahil sa marami pa tayong kailangang gawin para sa tunay na paghahanda at pagiging ligtas at madaling makabangon kapag nagkaroon ng epekto ang mga panganib, pangatlo din tayo sa tinigori ang most disaster risk. Ibig sabihin, yung potensyal na maapektuhan ay pangatlo tayo sa mga bansa. Kung ikukumpara natin sa ating kapitbahay na Japan, number 4 ang Japan sa mga bansang exposed to hazards, no? Parang pareho tayo lang, may snow lang sila. Pero wala ang Japan sa top 15 ng disaster-prone countries kasi tinatawag silang mas resilient na bansa. Ibinigay niyo pong halimbawa ng resilience ang bansang Japan. Ang ibig sabihin po ba nito tayong mga Pilipino ay hindi pa resilient? Well, ang Pilipinas at mga Pilipino ay tuwan-tuwan na masabi tayo ay isang resilient na bansa. Pero ang
pagiging resilient natin ay sa ating spirit, yung emotional resilience, na kahit nagkaroon na ng baha o nagkaroon na ng disaster, ay madali tayong umiti. Parang minsan nga, nagbibiro pa tayo para mawala yung problema. Pero sa tunay na terminolohiya ng resilience, ay hindi tayo resilient pa. Kasi kapag tayo isang resilient na bansa o komunidad, unang-una, hindi tayo masyadong naapektuhan ng mga panganib o mga hazard. Kung naapektuhan man, madali tayong makabangon. Yung recovery time at yung rehabilitation mabilis. So, wala pa tayo sa ganung kategorya. So, kailangan tayo mag-develop ng resilient communities para tayo maging isang resilient na bansa. Tatlo ang dapat maintindihan ng lahat kung paano maging resilient ang komunidad o bansa. Tatlong operational goals. Una, pababain ang mga epekto o risk ng lahat ng mga panganib. Alin bang ito? Pagkamatay ng mga tao, pagkasugat, pagkasira ng mga bahay, building at iba pang infrastruktura. Pangalawa, siyempre, kailangan nating mailigtas ang mga tao. Hindi naman tayo makakapunta sa isang ligtas na lugar, walang ganon, na safe, walang hazard. So dapat ang mga tao ay handa na mag-responde kapag nandiyan na yung babala sa paparating na panganib. Ito yung tinatawag na preparedness and response. So dapat magkaroon ng effective and efficient response kung dumating na yung panganib and immediately after. So dapat magkaroon ng timely and effective recovery. At mag-recover, gumawa tayo ng matitibay na komunidad na sinasaalang-alang na ang susunod na mga panganib. So iniisip mo na ano yung posibleng makaapekto dito. Kung nagawa natin yun, makikita natin na kung dumating yung isang disaster, hindi tayo masyadong naapektuhan. At kahit nagkakaroon ng panganib na dumadaan ay nakingiti tayo kasi sigurado tayo hindi maapektuhan. At lalong nakangiti tayo pagkatapos nito. Sa ngayon kasi nakangiti lang tayo after. So dapat before, nakangiti na tayo. Ito nga po yung planong tugunan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng Department of Disaster Resilience. Ito po ba yung sagot para makamtan nating mga Pilipino ang resilience pagdating sa kalamidad? Well, unang-una, kailangan talaga tayong magkaroon ng isang departamento na nakafocus sa mga natural na panganib at climate change. Unang-una, ang siyensya ay nag-i-improve pa yan. Kaya kami sa Department of Science and Technology, nakasama ang FIVOX at PAGASA, ay patuloy na talagang continuously, no? Nag-i-improve tayo ng monitoring and warning facilities, nagdadagdag tayo ng dagdag na impormasyon sa mga lugar na maapektuhan kung sakaling dumating ang panganib, yung mga hazards, at ano yung mangyayari, ano yung impact. So yung scenario na yun or information, ito yung binibigay na dapat at gagamitin from the national to local level ng Department of Disaster Resilience na ang gagawin nila ay yung management actions. Yung bago dumating yung panganib, yun yung disaster risk management. At pag nangyari na yung babala at may paparating na hazard, yun yung preparedness and response. Sa kasalukuyan kasi watak-watak at walang full-time na nakafocus doon, at ang kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Council ay coordinative lamang. Wala silang talagang role na sila na ang gumawa nito. At kailangan talaga ng full-time kasi ang Pilipinas ay isang bansa na maraming mga panganib na darating at ang kailangan natin ay paano mamuhay ng ligtas sa mga nakaambang panganib. So, living safely with nature's perils or nature's threats. Yun yung goal natin. Kasama si Undersecretary Renato Solidum, ako po si Cathy San Gabriel. Tandaan, dapat laging mga eksperto ang makapanayam para sa tamang kaalaman. Ito ang Panayam sa Panahon TV.